Good morning mga sangkay! Welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video ay i-share ko po sa inyo yung aking pangnegosyong ham and cheese mini pizza. Ito nga pala yung ating mini pizza na gawa mga sangkay. Pero bago po tayo magsimula ay shoutout muna kay Sangkay Fisherman of W Mix TV. Sangkay, salamat sa suporta sa aking YouTube channel. At huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, pakishare na rin po ang video nito at kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga upload ko pang mga video. So mga sangkay, simulan na natin ang paggawa ng ham and cheese mini pizza. Okay, bali yung ating first step is gagawa muna tayo ng ating pizza crust. Napakadaling gawin, napakadaling sundan. Simpleng pizza crust lamang po yung ating gagawin mga sangkay, kaya napakadali pong gawin. Unang ingredients natin ay asukal, asin, maglagay din tayo ng powder milk. Kailangan din kasi papasarapin natin yung ating pizza crust para hindi lang toppings yung magpapasarap sa ating pizza, para pati yung ating tinapay ay malasa rin. Yan, kailangan natin ng lagyan ng powder milk, vanilla, isang takip lang. Next ay tubig. At ang sunod nating ingredients ay margarin. So, bali haluin muna natin 'to. Tunawin muna natin yung ating asukal at saka yung asin bago natin ilagay yung ating harina. At ayan, kapag natunaw niyo na yung asukal at saka yung asin, ay ilagay na natin yung ating harina. Ayan, bali meron siyang yeast sa ibabaw dahil papalasahin po natin yung ating pizza crust. Kaya kailangan natin lagyan ng yeast. At bubuhin lang natin to. Yung ating palang pizza crust ay mano-mano lamang po. Hindi tayo gagamit ng makina. Para kung sakaling wala kayong makina sa bahay, meron naman kayong oven, ay pwedeng-pwede kayong makagawa ng pangnegosyong pizza. Bali, mini pizza lamang po yung ating gagawin. Ham and cheese mini pizza. Kaya dapat ang inyong dough kapag manumano, ay ang inyong crust pag manumano is dapat malambot po ang ating tinapay. At ayan, kung mapapansin nyo, yung ating dough is malagkit masyado ang ating gagawing crust. Dahil ganito lamang po ang pagmasa ng ating crust. Mga sangkay ha, ganyan lang. Hindi natin kailangan pakinisin masyado yung ating crust. Basta mamasa nyo lamang po ay okay na yan. Hindi naman natin gagawin muna yan. Yan. Kung kayo po ay gagawa, ayan, tingnan nyo yung ating gloves mga sangkay, pulit-pulit na. Kaya kung gagawa kayo, ay pwede nyo namang hindi na kayo mag-gloves. Basta siguraduhin lang malinis ang kamay bago kayo magmasa ng walang gloves. Yan o. Oh. Kaya mahirap po magmasa ng naka-gloves. Isang kilo pa lamang po yan, para kung marami pa yung inyong mamasahin na manumano, eh hindi talaga uubra. So ganyan lang pagmasa ng ating crust mga sangkay, sundan nyo lang, yan lang. Hindi kailangan pakinisin ha. Yan lang, ganyan lang pagmasa ng ating crust. So ayan, bali ganyan lamang po yung aking pagkakamasa ng ating pizza crust. Kung mapapansin nyo mga sangkay ay hindi siya kakinisan, ano, hindi siya makinis. Yan, okay na po yung ating pizza crust. Bali, rest muna natin. Yan, rest muna natin ng mga ilang minuto bago tayo pumunta sa ating susunod na step, okay? Sira na po yung ating gloves.
dahil nga hindi talaga obra kapag tayo ay nag-manual process na tayo mag-gloves. So rest muna natin yung ating dough bago tayo pumunta sa ating susunod na gagawin. So ngayon mga sangkay, babalikan natin yung ating dough, yung ating gagawing crust. Ayan, nakalasa na yung ating gagawing crust. Bali, cut na natin para maporma na natin yung ating crust. So bali, titimbangin muna natin lahat. Parang malaman din natin kung ilan yung gaano karami yung ating isang kilo na dough. Kung gaano karaming crust yung ating magagawa sa isang kilo. At ayan mga sangkay, bali meron tayong 54 na pizza crust, mini pizza crust. So ngayon bali, pupormahin na po natin, lalagyan na natin sa ating plancha. So ganito lang, bibilugin lang natin at lalaparan. Bilugin lang natin yung ating crust. So nasa sa inyo mga sangkay kung gaano kalapad yung gusto nyo ha. Yan po, papansin yung mga sangkay, ganyan kalapad yung ating mini pizza. Yan. So nasa sa inyo po, inuulit ko nasa sa inyo kung gaano kalapad ang gusto nyong gagawing pizza. So, sa akin bali ganyan. Bali sa isang tray natin ay kasya yung 10. At no, ano nga pala, bali 51 piraso lang pala yung inabot. Mali lang yung pagkakabilang ko kanina. 51 piraso yung inabot ng ating crust sa isang kilo na harina. At kapag naporma na natin mga sangkay ang ating crust, ay sisimulan na natin ang paglagay ng ating toppings. So bali, gagamit tayo ng sauce. Yung aking gagamitin is ito, yung spaghetti sauce. Kasi medyo matamis siya. Yan, bali yung ano natin, 250 grams, bali nasa 30 plus to. So bali, lalagyan na natin yung ating crust. So yung mga sangkay, bali na ubos natin yung 250 grams na sauce. Yan, saktong-sakto po yung ating 250 grams sa ating 51 pieces na pizza. At ang next natin ilalagay yung ating melted cheese. Bali yung ating melted cheese mga sangkay is 80 pesos. Kung meron kayong mahanap na medyo mura-mura is mas maganda po. So ayan bali, hindi naubos yung ating keso mga sangkay, may natira. Yan bali, ang next natin ilalagay is ang ating ham. At ito na yung ating ham, bali yung ating ham is 55 pesos po yung aking bili. Ayan bali, pinakulaan ko muna to bago natin ilagay sa ating pizza.
So yung mga sangkay bale, yung ating sauce ay nagkakahalaga ng 30 plus, 38 yata yung mga sangkay yung aking bili. At yung ating keso ay 80 pesos. At ito namang ating ham is 55 pesos. At ayun ang mga sangkay, bali nalagyan na natin lahat ng toppings. So ngayon, pwede na po natin agad isa lang ang ating mini pizza. Okay, isasalang na po natin yung ating mini pizza. Yeah, bali yung init ng ating oven is nasa 160 degrees Celsius po yung init ng ating oven. At gagamit lamang po tayo ng katamtamang apoy. Katamtaman lakas na po, yun lang po natin gagamitin. At abangan na lamang po natin kung ilang minuto natin lulutuin. So ngayon mga sangkay, after 18 minutes simula nung ating isinalang ay aalisin na natin yung ating sinalang na ham and cheese mini pizza. So ayun na po yung ating ham and cheese mini pizza mga sangkay. Tatanggalin na natin sa oven. So ulit ko, 18 minutes po natin sinalang yung ating mini pizza. So ayan ang mga sangkay, yung ating mini pizza. Ayan, ewan ko po kung bakit hindi nagmelt yung aking melted cheese na linagay. Ayan, hindi naman po expire yung aking linagay. Tinignan ko yung expiration date. So ayan, bakit hindi siya nagmelt, hindi natunaw yung ating kesong linagay. So ginamit ko po is Eden po. So bali ito yung ating ginamit na cheese mga sangkay. Pero bakit hindi siya nagmelt?